Ayan na. Ay, na si Ate Mary Grace. Hi, Ate Mary Grace. Ayan, halika dito, Hi, Ate Mary Grace. Grace. Welcome sa Pinoy Big Brother Bring It On. Ayan, fresh na fresh pa sa loob ng bahay ni Kuya. Ayan, actually nakakatuwa yung napanood ko yung BTR mo. Medyo nakakalungkot din. Medyo, kasi nakita ko yung pinagdaanan mo, yung struggles mo sa loob, di ba? Mm-hmm. Parang napapa-teary-eyed din kami. So, kamusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Hindi naman po kasi lahat ng laban ay mananalo ka. So, kailangan mo i-accept sa iyong puso na minsan sa laban ay matatalo ka talaga. Although, this is my greatest dream ever since, pero pinrepe ko na po yung sarili ko para dito. Kasi, hindi naman po lahat ng tao kaya kong i-please. So, si God lang bahala. Will niya to. So, I accept it and respetuhin ko kahit masakit. Yes. Grabe, actually, hanga kami sa'yo kasi nagpakatotoo ko dun talaga sa loob ng bahay ni Kuya. Talagang tumira ka lang dun. Pero nakita kasi namin yung determination mo sa loob ng bahay ni Kuya. Sino bang naging inspirasyon mo nung nandun ka sa loob? Sinong iniisip mo nung lumalaban ka, nung nahihirapan ka? Mm-hmm. Siyempre, yung iniisip ko is pamilya ko at saka yung mama ko kasi ever since, hindi ito pangarap ko. Pangarap din ito ng mama ko, ng pamilya ko. So, kahit hirap na ako sa mga minsan sa hamon, pero never ko siyang sinukuan kasi bago ko sukuan ng isang bagay, ilang ulit ko po muna siyang iniisip kung ang desisyon ba ito ay makakatulong sa akin or sa pamilya ko. Kaya yun po. Totoo. Actually, na humanga kami sa'yo dun sa tibay ng loob mo doon sa military week nyo, yes. Di ba, Pamu? Oo, talaga naman, napahanga mo kami doon, Ate Mary Grace, dahil nakita namin na determinado ka talagang lumaban para sa iyong pangarap. So ngayon naman, ano naman yung hindi mo makakalimutan sa loob ng bahay ni Kuya? Ang di ko po makakalimutan doon is yung mga advices ni Kuya na tagus po sa puso at yung mga hamon na minsan na kailangan mo siyang sukuan, pero pag-isipan mo na siya ng mabuti bago mo sukuan ang iyong mga pangarap. Yun po yung ang daming lessons po na natututunan ko sa bahay ni Kuya. Yan, ayan. Ano naman magiging mensahe mo para sa mga housemate mo? Para sa mga housemates ko, patuloy lang kayong lumaban, ipakita nyo kung ano kayo, at huwag kayong matakot na harapin yung mga hamon sa buhay, at patuloy lang kayong lumaban. Yan, actually, malungkot itong gantong nga na pag na nahihiwalay ka sa yung mga housemate kasi parang naging pamilya mo na rin sila, naging kaibigan mo sila. Pero forever, madadala mo itong experience na to, magagamit mo siya sa outside world. Kaya congratulations sa'yo. Congratulations, Ate. Ayan, ako, makakausap pa natin si Ate Mary Grace sa mga susunod na araw. Ayan, thank you so much.